homesick dahil ang baon kong hirap, ang baon kong pangarap ay sobra yata. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. For today's video, mayroon po tayong magpatunay ng kanyang karanasan dito sa Hong Kong. Ngayon ay siya almost 30 years. Imagine mo yun, guys. So, panoorin po natin kung bakit siya tumagal dito ng ganun katagal. Ito pala yung aming pinaka-nanay o ate sa aming community. Walang iba, si Ate Alma Paraon Laurente. Taga Negros at nakatira ngayon siya dahil sa mga pamilya. Siya ay nasa Aklan. So guys, panoorin natin si Ate Alma sa kakwinto ng kanyang buhay bilang isang OFW para magkaroon po kayo ng idea paano siya tumagal dito sa abroad ng ganun katagal ng almost 30 years. So Ate Alma, mag-hi ka muna sa ating mga Hello! Ayan guys, so hayaan muna natin si Ate Alma na maghayag ng kanyang kanyang experience dito sa Hong Kong para kayo mga kabataan dyan na nais mag-abroad ay dito po kayo makakuha ng idea kung paano gawin ninyo kung bakit siya tumagal sa kanyang amo sa dalawang employer lang guys. So guys, di ba? So Ate Alma, ikaw na i-share mo sa ating mga kababayan kung paano ka tumagal dito ng ganung katagal ng 30 years. Okay? Mga kapatid, at lalong-lalo na sa mga nanonood natin na gustong mag-abroad, hindi lang para sa sarili, higit sa lahat sa ating pamilya. Pumunta ko dito sa Hong Kong 1993. Walang kamag-anak, walang kakilala dito sa Hong Kong dahil nga sa kailangan ng pamilya, no choice, humarap sa kung anong hamon ng buhay. I was blessed na nakarating ako dito sa Hong Kong through direct hiring pa noon. Hindi ko rin nga inaasahan na makarating ako dito dahil sa tulong din ng aming amo noon sa Maynila. Pero, syempre, dahil wala tayong pera, kumakagat din tayo minsan ng direct hiring pero may kunting agreement sa sahod. Pero nung dumating ako dito sa Hong Kong, syempre naranasan mo ang hirap, adjustment, pero hindi ako masyadong na homesick dahil ang baon kong hirap, ang baon kong pangarap ay sobra yata sa maleta eh. Kaya may hand carry pa. Kaya yun ang nagpatatag sa akin dito. Sa awa ng Diyos, dahil ako'y laging nananalangin, nagkaroon din ako ng employer na kahit hindi sila Katoliko pero devoted Buddhist. At saka malaking pamilya din, pang Siam ako. Pero hindi yun sagabal sa akin dahil ang punta ko talaga rito is trabaho eh. Dahil kaya nga sila nag-hire ng katulong dahil hindi nila makakayanan ang lahat ng kanilang gawain sa bahay. Kaya in short, hindi pa ako nag 1 year, binigay na sa akin lahat ang aking sahod at hindi pa nga nagkalahati ang kontrata, nagsasabi na kung mag-recontract pa ako. Eh siyempre, noong mga British pa yon ang hawak dito sa Hong Kong, madali lang ang maghanap ng employer. Ang mga katulong ang nagpipili ng employer kaysa ngayon. Ang nagpipili na ngayon is ang employer eh. Pero ganun pa man, nakatagal ako doon ng 16 years. Dahil, yun nga, sa kasabihan na, iba talaga ang kultura natin Pinoy. May pagmamalaki pa rin natin
kahit sa ang mundo, na ang katulong natin, pag tumagal, inaari na natin silang kasambahay talaga o parang malapit na mga kamag-anak natin. Pero dito, alam nyo, pag matagal ka na, okay, sa'yo lahat. Sa'yo lahat, inaasa, kulang na lang nasusubuan mo sila. Kaya minsan, tayo rin ang, kahit na matagal na ang iyong pagsisilbi, parang ganun pa rin ang iyong pagtrato sa kanila with respect. Yun ang susi talaga na rerespetuhin ka rin ng tao, ng amo mo, pag nagre-respeto ka rin sa kanila. Kasi yun ang kadalasan, hindi naman ako nag-ano sa lahat, no? Na bakit minsan may termination? Kasi sa atin lang naman ang ano eh, ang susi talaga. Kung binibigay natin ang the best, tao rin sila, may puso rin, nararamdaman nila yun. Kaya yun ang lagi kong advice sa mga baguhan na ibigay ang best mo. Kasi pag binigay na ang best mo for 3 months, mahaba na yun, under observation, makukuha mo na ang loob nila. So ate, ang tanong ko sa'yo, anong year nang simula ka nag-abroad? 1993. So yan guys, alam nyo hanggang ngayon, 2023, nandito pa si ate. Imagine nyo. So sa mga kabataan na gustong mag-abroad, panoorin niyo to yung karanasan ni ate, paano siya tumagal sa kanyang amo. Para may idea po kayo para sa pag-abroad niyo, hindi kayo agad susoko. Di ba ate? Unang-una talaga no, may paniwala tayo sa Panginoon. Number one talaga yun. Siya lang ang ating kasama sa, kahit saan tayo magpunta, hindi tayo nag-iisa. Pangalawa, yung do your best. Kung ano ka man sa Pilipinas, iwan mo yun sa airport. Kasi employer yan sila. At saka pangatlo, respeto. Kahit mali man yan ang sinasabi nila, respetuhin natin sila kasi patakaran nila yun eh. Employer sila. At huwag naman yung kung may rights ka, do it in a nice way magsalita. Paunahin mo sila. Kagaya sa akin, pag may sasabihin sa akin ng amo ko na medyo galit, pinapauna ko yan. At saka pag matapos na siya, sinasabihan ko siya, ma'am, pwede ako naman magpaliwanag. Binibigyan ka ba nila ng time? Tapos i-explain mo in a nice way, kasi mahirap naman yung tahimik ka lang ng tahimik, kasi akala nila, know-how ka, wala ka rin ano, kaya in a nice way, ma-express mo yan at saka maisipan din nilang mali din sila. At saka hindi naman tayo nagtitake advantage talaga eh. Kahit tayo ang malugi ng konti, halimbawa sa oras, kasi minsan nasa higaan na tayo, may iano sila sa iyo na trabahong extra, give and take lang naman eh. Kasi minsan pag naramdaman naman nila na open tayo, magiging open din sila. Kaya nasa atin ang pagpapabait sa ating amo. Kasi sino ba namang amo yung mabait na nga yung katulong mo, lahat binibigay sa iyo, nakikita mo, naramdaman din nila. Wala, tao rin yan sila. May puso, iisa lang naman tayo eh. Yun ang lagi kong sinasabi sa amo ko na the only thing that we are different because you are rich, I am poor. Yun ang ano ko. Yun ang sa una kong amo. Ang pangalawa kong amo, ito ang napaka-interesting kasi syempre, hindi siya mas malaki ang bahay ngayon kaysa yung dati ko noon. Dati 1,700 square lang eh. Ito, 3,000 square. Pero ate, kasama mo pala yung anak mo, di ba? Sa isa lang. Oh, sa isa lang. Pero lately lang yan siya dahil yung pagdating ko, hindi palagain yung mga matatanda eh. They can do what they want. Nagluluto pa ngayon sila eh. Ang ano ko lang talaga, naglilinis ako ng 3,000 square na yan na bahay.
tapos mag-dinner lang ang aking obligasyon kasi ang breakfast at saka lunch, yung matanda sila ang nagluluto, nilulutuan pa nga nila ako eh. So ilang years ka na ngayon kasamang anak mo sa ngayon? Ay, itong pangalawang amo ko is nasa 14. 14 years. 14 so years. Total is 30 years. 30 years si Ate ngayon. Si Ate Alma dito. So hanggang ngayon enjoy siyang mga kasama namin ito, mga bata pa. Pero nandito pa rin siya dahil guys na-enjoy niya ang kanyang buhay. Oo, kasi ngayon ko lang sinasabi nga sa akin, kailan pa daw ako mag-for good yung mga kasama ko. Pero ang amo ko, never magbanggit sa akin niya. Kasi sabi niya, ay, don't mind, sabi niya ganun. Kasi ganun talaga kung mapamahal ka na sa kanila at ikaw din, parang second family mo yun sila eh. Kahit sinong sa tanungin mo dito na maganda ang relationship nila, second family na nila yun. Mas gusto nila guys na matagal yung kami sa kanila kasi nakuha na nila yung loob nila sa amin. Alam na namin yung ayaw nila at yung gusto. Yun din ang alam nila sa amin, yung ayaw nila sa amin at yung gusto. Parang nagkaintindihan na kami, parang isa na kaming pamilya na alam na namin yung bawat ugali namin. So, mas nagusto nila kahit ganito may edad na kami, mas nagusto pa nilang tumagal kami sa kanila kasi napanatagal ang kanilang loob at may tiwala na sila sa amin. Kaya yan guys, ito ay pagpatuloy ni Ate at sana mapanood niyo to sa mga kabataan ngayon para makakuha kayo ng experience paano kayo tumagal sa mga amo niyo guys. At saka isa pang advice ko sa inyo no, pag makapunta kayo ng especially here in Hong Kong, maraming community dito. Sumali kayo. Kasi hindi man ang community makapagbigay ng support of financially, but morally, number one ay importante yun. O ano man ang iyong maranasan, hindi mo naman kasi hawak ang iyong kapalaran dito. Sila ang una mong matakbuhan. Kasi mayroong nakakilala talaga sa'yo personally, kaysa yung makilala mo lang ng isang araw, hindi yan sila magtiwala sa'yo. Pero kung nakasama mo sila ng taon, sa isang community, kahit anong community, pero ina-advise ko mas maganda yung religious community kasi hindi ka mapariwara talaga. Kasi hindi mo man maramdaman yun kasi nakikinig ka lang sa mga testimony. Pagsubukan mo, maramdaman mo, sabihin mo sarili mo na ituto pala. Yes, ako isa na ako doon eh. Nasa Pilipinas ako, busy ako. Wala akong panahon magsimba. Wala akong panahon na kung ano rin. Kasi survival ang ano natin dyan sa atin eh. Kamas, para bang manok na. Sige lang, kahig. Pero dito, may time tayo na mag-rest. At saka, ang guided talaga ng Panginoon is tatagal. Kahit anong hamon ng buhay, ang spiritual life natin is untouchable yan. Kahit na ang buong paligid mo is nagkakaano, pero pag malakas, healthy ang iyong spiritual life, hindi ka talaga matutumba, kumbaga. May mga maranasan ka ring lungkot, pero something hindi mo mapaliwanag na bakit sa puso ko parang may tuwa pa rin. Yun ang inaano ko na huwag natin masyadong i-focus sa material lang, sa physical needs, mabaga. Dapat balance. Siguro nataka kayo bakit ako'y nandito pa. Ay, may mga anak din ako na gusto nang ipauwi ako, matanda na daw ako, gusto. Eh, sa isip ko, it is only this time that na enjoy ko ang aking sarili, na wala na akong iniisip na hinahabol na kailangan ko magpadala ngayon kasi exam, allowance. Ngayon ko lang naramdaman yun na I can do whatever na kung anong gusto ko sa pera ko. Kasi, I don't know, bakit ako ganun? Yun tinatanong ko rin sa sarili ko na hindi ako makahindi pag may
nangailangan sa aking pamilya. Bakit ko tatago ang pera ko? Sasabihin niya nila mag-ipon ka rin kasi matatanda. Ewan ko, iba kasi ang mga paniwala. Ako kasi ang paniwala ko, hindi ako pababayaan eh. Kasi ang inaano ko kung the more you give, hindi man sila ang makabalik sa akin, there is somebody na babalik sa akin at hindi ako pabayaan ng Panginoon. Kaya yun ang inaano ko na basta saan man tayo pupunta sa mundo, kasi sa pangangailangan ng ating pamilya, because we love them. At saka, yun ang inaano ko sa mga kagaya ko. Hindi naman ako nagsabi na nagmamalinis, no? Bata pa ako nang pumunta rito, kaya hindi mo rin maano yung tukso. Pero kung balik-balikan mo, kung nasa tukso ka na, balik-balikan mo bakit ka nandito sa Hong Kong, bakit ka pumunta dito sa Hong Kong, dahil sa pamilya mo, hindi mo yun magagawa. Hindi mo yun makakalimutan na ang reason na pumunta ka rito is para sa pamilya, hindi para sa iyong pansarili. Kaya mga guys, yun lang ang aking munting ma-share kay Kit, kasi alam mo ito, isa rin itong lahat ay iniisip para rin sa pamilya. Kaya guys, support. Kasi hindi lang para sa pamilya niya, kundi para sa mga tao rin nangangailangan sa tulong niya someday. Yes, God's will. Yeah. So, salamat. Please support my YouTube channel, yes. Marikit Finola Vlog. At thank you so much, Ate Alma, sa pag-share ng iyong experience dito sa Hong Kong kung paano ka tumagal ng 30 years. Sana sa ating mga kabataan na gustong mag-abroad para makatulong sa mga magulang, ay sana mapanood nyo ito para ma-idea po kayo paano kayo tumagal sa amo. Kailangan marunong po tayo magpakumbaba at alam nyo kung saan po tayo lulugar. Yes. Katulad namin guys, ay ako'y matagal ng isang OFW and 26 years actually, at si ate naman ay 30 years, but we are still here in Hong Kong. In abroad, kasi wala po kaming ibang pinapangarap kundi makaahon sa kahirapan. So yes, guys, sana yun din ang inyong nanaisin kapag tayo nag-abroad, yung tulong po tayo sa ating mga pamilya, lalong-lalo na sa ating mga magulang, na magbalik-tanaw po tayo or magkaroon, utang na loob sa ating mga magulang. So hanggang dito na lang guys, good evening and good afternoon, good morning all over the world guys, bilang isang OFW at saan mang sulok ng mundo ng ating kapwa OFW na lagi kayong mag-iingat dyan guys, at naway makakaya nyo ang pangulila sa inyong mga mahal sa buhay dahil para rin sa ating mga pamilya sa Pilipinas. So guys, you're still strong and God bless us all. Bye. See you my next interview sa aking another friend or another community dito sa Hong Kong guys, para makapulot po kayo ng experience. Bye. Thank you and see you.